pinagpalang araw mga ka-agri, magandang buhay po sa lahat. Sa araw na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento at ibigay ang 8 tips kung paano mapapaganda ang ani. No, hindi man ako, disclaimer, hindi man ako naging matagumpay na magsasaka ng palay, pero hindi ko ipagdadamot sa inyo ang aking 7 taong karanasan sa pagsasaka ng palay. At yung hindi ko naabot na tagumpay sa palay ay ibabahagi ko sa inyo yung mga paraan upang hindi nyo na maranasan yung failure na aking dinanas. At kung tatapusin mo ang video na ito, I'm sure matututo ka sa video, sa aking mga karanasan. Okay, huwag na natin patagalin, ating simulan simula sa umpisa. Okay, simulan natin ang discussion. Bring your notebook and ballpen para mas maintindihan po natin. Ang number one pong tips na gusto kong iwanan sa inyo is kailangan ay you have at least minimum of 5 hectare up, ano, higher, ano. Mas 5 hektarya po dapat ang nire-recommend ako pataas. Bakit? May nakausap po ako din sa amin. 3 hektarya na yung kanya, may gamit pa siya, complete mechanization. Pinabukid pa niya sa iba at namasada siya ng jeep niya. Kakasangla-sangla lang daw siya sa puhunan. So, ibinigay niya sa farmer. Yun, kumikita siya ngayon. Wala siyang sakit ng ulo. Yun, kaya ang re-recommend ako po talaga ay at least 5 hectare. Hinawakan ko po itong binibidyo ko ngayon. Medyo maganda ngayon ang ani niya. Ilang sali na ito sa mga magsasaka. Hindi ako naging matagumpay dito, kaya sabi ko sa inyo, disclaimer, yung 7 years of experience ko isi-share ko lang sa inyo, pero hindi ako naging expert. 7 taon kasi yung ginugol ko na halos mabawon ako sa utang. 7 taon maghati pa kami ng tatay ko dito. Less than 1 hectare lang ito. So pangkain lang talaga. Nagsisi ako na ibigay ko yung focus, buong focus ko dito. So bakit po? Nagsample po ako ng computation para makita nyo lang yung kahalagahan. Bibilisan ko lang ito. Nagtanong po ako ngayon dahil more than 5 years na akong hindi nagbubukid. Ang minimum na kita ng isang magsasakang maganda-ganda ay nasa average po ng 30,000 per hectare. Kung maganda na yun kasi ako, kumikita lang ako ng almost 10 sak. Kung maganda yung interview ko. So average daw ng wala pa siyang gamit ng upa lahat. So, pwede na siyang information. Yun yung ginamit kong baseline, yung 30,000. So, nag-sample po ako ng computation. Sana makita nyo. So, yan o. 30,000 per hectare times 5, yan o. Times 5 is equals to 150,000. Napaka basic po nito. Pero gusto kong tutukan natin at pag-usapan ng magandahan ito. I-times 2 po natin dahil dalawang season. So, hope na hindi kayo nag-third crop dahil napaka-risky po noon. At ang lupa natin ay mamaya pag-usapan natin. Times 2 equals to 300,000. I-divide nyo po sa ito. Divide nyo sa 12 buwan. 12 months. Divided by 12 months. Mag-i-equals lang po yan ng 25,000 per month. 25,000 per month para makita kung magkano ang araw mo bilang isang magsasaka. Meron ka lang pong araw na 833 pesos per day. Dito sa province po yan, yung income na yan ay maganda na. Pero pagdating mo ng Manila, Manila rate, ay kulang po yan talaga. Kaya sasuggest ko sa ibang topic natin din, sa ibang tips ko din, na huwag ka mag-focus talaga sa isa lang. Yun po yung numero uno na kailangan. Kung gusto mong nangangarap lang, patang hindi ay ang laki ng kita ko, hindi lumaki-laki. Kasi nga, ang liit naman ang area mo. Huwag ka mag-expect. Don't expect na ikikita ka ng malaki. Kung maliit naman talaga po yung ating pagkukuhanan. Ano po? Ang sunod na pinakamahalaga sa pag-abot ng magandang ani ay yung tinatawag na abundant water supply. Ano? At good water management. Okay? So, mas maganda po yung nare-recommend ako yung galing sa ilog. Ano? Meron kaming puso dito. Pakita ko sa inyo mamaya.
ay hindi pa rin sapat gumigising ako ng hating gabi para lang i-monitor, ano, hap-hap ang ginagawa ko. 1 week doon sa isang ano bahagi, one another madaling araw doon sa kabila, o kaya 1 week sa kabila para lang kasi tabing ilog ako madaling maiga. So yun. Ito, minsan binabawal ng irrigators, ano, namang ng NIA, National Irrigation Administration. Pero kung ganitong malayo ka naman sa NIA, po pwede naman 'yan, oh. Yan yung ilog. Gobyerno naman po 'yan, eh. So ito, minsan ay hindi naman na sinisilip din ng NIA dahil naawa na rin sa mga farmers, ano. Ang dahilan ng NIA doon, ampere daw doon sa nabayad. Kasi kung nasa taas ka nga naman, tapos sisip-sip ka, kaya po pinagbabawal. So yun. Ito po yun. Dahil kung yung problema mo lang dito, talaga napakagastos sa krudo. Ano? Yun po yung problema natin. Napakagastos sa krudo. Eh, handa mo na sarili mo sa krudo pag dito. Kung wala kang flowing, pero mas maganda talaga ang galing sa ilog. Marami po siyang good bacteria at mga beneficial microorganism, ano, na galing sa mga agos-agos sa bundok at sa mga gilid-gilid ng yung mga banlik na maganda. Hindi po nadaloy sa ilog. Ito yung aming flowing source. Papakita ko lang sa inyo kung ganun sa kalakas. Subalit nangangailangan pa rin ako ng water pump dahil pag summer, lalo at pag El Nino, ay nauubusan pa rin. Kinagamit namin na rin dahil nagpapaiga na yung may-ari ngayon. So yan, oh. Ganyan sa kalakas. Pag wala kang ganyan, nako, malaki po ang malolos sa iyo. Mahihirapan ka sa production dahil malaking investment kapag ikaw ay gagastos sa krudo. Ano po? Yun po. Pinakita ko lang po sa inyo. Ganyan kalakas siya, oh. Yan po ay dalawa. Nilagyan ko ng hose pa po doon sa bahay dahil pagka ginagamit namin. So yun. Maraming factor kaya hindi ko naabot yung... Hindi lang po yung sukat. Maraming factor. Kahit ako'y technician, ay kahit ako'y graduate ng agriculture, talaga napahiya ako sa karatig ko. Marami siyang practice na mas maganda kaysa sa akin dahil nga sila ang tunay na agriculturist yung mga farmers. Ano? Ayun, ito po yung 8 lang naman. Pagtsagaan nyo po ng mga, kung gusto nyo talagang yung, tapusin nyo po itong video kung gusto nyo pong matuto para doon sa aking 7 taong karanasan, ginawa ko na pong 8. Yung pong pangatlo ay kailangan mo nyo po ng plano. Have a plan of converting your way of farming from chemical farming to organic farming. Why? Organic farming is the ultimate secret to attain sustainability, sustainable agriculture. Kahit saan nyo po yan puntahan, meron po kaming model po dito sa amin. Si Mr. yung idol ko sa organic, na doon ako natuto ng madaming bagay patungkol sa vermicomposting. Si Mr. Nelson Gabotero sa part ng Bungabong, boundary ng Bungabong and Rojas, I think Rojas. So yun po. Sino pa? Si Mr. Costales Farm. Huwag nyo sabihin na maluluang ang area nila. Nag-start po sila talaga na maliliit din. Si Mr. Costales, napakaliit lang ang area niya. Pero nung i-convert niya sa organic, bakit po organic yung nare-recommend ako? Ang ating pong mga produce, agricultural products from organic ay demands higher price. Sa una, medyo mahirap dahil nale-level ka lang doon sa ordinary farming, kaya nagre-reklamo yung iba. Sir, kuya, ay paano naman ako mag-organic? Eh, binibili din naman ang normal. So, una mong pakinabang doon ay yung pamilya mo, pinakain mo ng walang lason. So, at kapag ka tinaga mo ito, na-recognize ka, babayaran ka ng mahal ng mga tao. Yun po naman talaga ang principle. Kung gusto mong mabayaran ka ng mahal, increase mo ang iyong capability, ang iyong quality. At ang organic po ngayon, napaka demanding, ang ano, high end demand, ano po. Trinay ko rin po itong gamitan ng organic. Gamitan ko ng natag dito, carbonized rice hull, mga ipot-ipot, pero hindi ko kinaya dahil nga kailangan mo ng source, kailangan sa sarili mo na ito. Sina Mr. Gabotero, nag-produce sila ng sarili kaya naging sustainable yung kanila. So
ang nare-recommend ako po ay utay-utay lang, sampitak, try nyo lang po, try nyo sa pagkain, pambenta sa mga kaibigan. So yun, hanggang sa makita mo utay-utay, kasi nga, para din lang bisyo yan, ipag binigla mo minsan, sabi ng iba, nahihirapan daw. Pero ako, sabi ko nga, ako ay yung bisyo ko naman ay iba, sabong binigla ko, at tinulungan ako ng Panginoon. Kung susuko mo naman sa Panginoon, yun, napunta tayo sa spiritual. Ano. Parang gano'n din kasi yun. Pero ito sa agriculture, iba talaga. Sanay po yan, acidic na yan. So kung bibiglayin mo lahat, great loss ang mangyayari sa'yo. Magagalit ka doon sa nagtuturo ng organic. At pabalik ka sa chemical. So from time to time, utay-utay, bawas ng isa, bawas ng sako, palit ng organic. O kaya naman ay isang pitak. Kung 10 pitak yan, isa kada taon o kada 2 taon na isang pitak. Trial. Yun po ang sekreto ng pag-convert sa organic. At marami pa, disclaimer nga, hindi naman ako naging eksperto dito. Yung 7 taon ko lang nakaranasan ang kinukwento ko. Huwag po kayong mahiya, yung mga expert natin dyan na nanonood. Drop your comments po. At kaunting respeto lang po sa isa't isa para mas maintindihan po kayo nung mga nanonood. Binabasa po kasi yan ng mga fellow ano natin, ka-agree. Ano po, na nag-search din po sa internet, sa YouTube, ng mga wisdom para sa kanilang pagsasaka. Okay po, po yung mahiya, type nyo lang po yung comment, suggestion, welcome po ako dito sa aking channel, okay? Pang-apat po, sabi ko nga ay, dedication and focus is essential, but put your eggs in a different basket. Ano po? Learn from my experience, tinutukan ko po ito ng 7 years. So, pero palubog ako ng palubog. Anong aking sinasabi? Binigay ko ng lahat ng effort ko. Ating gabi, nagising ako, binabantay ako mga peste. Tiniteres ko pa nga isa-isa yun. Para akong baliw dahil nag-organic nga ako. Pero napilitan din ako mag-chemical. Pinapatay ko ng by hand yung atangya kasi gabi lang sila masarap teresin. Galit na galit yung wife ko dahil ang baho ko pagdating. Kahit sabunin, hindi nawawala. So, hindi naman ako nagkulang doon sa focus and effort. Ang kulang ko ay inilagay ko lahat dito sa isa. Kung ginagawa mo yun, dapat ay bakit po? Bakit kailangan mag-try ka rin sa iba? Please remember, kahit gaano ka kagaling sa pagpapalay in rice farming, kahit eksperto ka, kahit ikaw na ang pinakamalaking kumita, always remember that in palay farming, always you are always goes back to grade 1. Ano? Pabalik-balik ka lang. Pwedeng sa season na ito ay ginaling ka, sa next season ay hindi. Kasi nga po, pabalik-balik yan, tatalo ka na uli. Kaya anong akin nare-recommenda, ito yung mga tips lang po binibigay sa inyo. Kapag sa sandaling kumita ka, ilagay mo ang iyong pera sa mga investment na may grade 2. I mean, may sustainability na, sigurado. Dito talaga sa farming, para sa mga restaker talaga ito eh. Yung mga magagaling umiyak. So yun, para po talaga ito sa atin. Yun po yung pang-apat. Mag-invest din tayo sa iba. Pero ibigay natin ang focus natin at effort habang nag-iisip tayo ng ibang alternative source of income kapag naabot natin yung ating pinapangarap na kita. Okay? Para sa sandaling bumagyo, yun, meron kang hindi ka iiyak ng ganun katindi kasi nga meron ka pang ibang source of income. Okay? Panlima po ay yung kailangan po maging member tayo. Be a member of a farmers organization or any kind of association na farmers. Bakit po? Sapagkat doon pinadadaloy ng gobyerno ang lahat ng ayuda. Kaya kung hindi ka member, laging sasabi siya sa akin. Dahil ako nasa government po. Sir, wala ba ang libreng binhi? Lagi naman palakasan daw yung iba. Hindi po palakasan ang tawag doon. Prioritization. Dahil gusto tayong makita ng gobyernong nagkakaisa. Yun. Kaya laging nakapansin ko sa mga lumalapit sa akin ng hihingi ng binhi. nahingi ng idea kung sa nakakakuha ng binhi. Laging binabato ko lang naman sa DA, sa MLGU na kilala sa inyong lugar. Yun po. Yun sa inyo pong lokal na pamahalaan. Makakakuha po kayo doon. Yun po'y karapatan natin bilang mamamayan, pero may paraan kung paano natin makukuha ang lahat ng biyaya sa ating pamahalaan na hinihingi ng ating gobyerno na tayo ay nasa loob ng isang buklod, ng nagkakaisang buklod sa mga farmers organization. Okay? Kung hindi pa po kayo nag-member,
magpakita lang po kayo ng magandang ugali at na tayo ay i-entertain ng mga farmers president at mga organization. Okay? Pumunta na po kayo sa pinakamalapit na mga samahan sa inyong lugar. Pero kung kayo ay talagang hindi maayos na magsasaka, minsan may dahilan sila para hindi ka isali. Ayusin natin ating buhay nang tayo ay maging welcome sa mga organization. Dahil yun po ang pinakamahalagang karakter na dapat ay meron ang isang membro para hindi siya makasira sa samahan. Okay? Pang-anim po, recognize the assigned technician in your area. Ito ang problema. Sir, kuya, hindi ko nga kilala yung aking technician. Hindi ko nga nakikita dito yung mga sumbong sa amin. Karapatan nyo po dahil kayo po ang aming boss. Kayo ang boss ng gobyerno. Tayo ang gobyerno. Tayo ang bumubuo sa pamahalaan. Kung sakaling totoong hindi nabisita ang inyong technician, pwede po kayong dumulog sa lokal na pamahalaan para ipagbigay alam kumustahin, ano ba ang dahilan, magpakilala at kilalanin kung sino yung technician na nasa inyong lugar. Okay? Kagalakan po ng pamahalaan na tayo nakikipag-ugnayan upang malaman natin ang ating mga pangangailangan at problema sa ating pagsasaka. Ngayon, disclaimer nga, hindi nga ako expert. Kung may mga tanong kayo, hindi ko na masagot. Re-refer ko po kayo doon sa mga technician na naka-assign sa inyong lugar. Pumunta lang po kayo at makipag-ugnayan kung may mga tanong kayo sa mga sakit ng palay, mga bagong variety, mga bagong teknolohiya. Para ma-access nyo yun, kailangan nyo rin ng kaugnayan sa ating pamahalaan. Problema sa maraming magsasaka ay hindi nga kilala at tila ba parang kalaban ng pamahalaan. Hindi po kalaban ang pamahalaan. Ako yung nasa pamahalaan din. Kami po yung narito para tugunan ang pangangailangan ng aming mga tunay na boss ang mamamayan. Okay? Huwag pong mahiyang makipag-ugnayan sa ating mga technician na naka-assign sa ating lugar. Kilalanin sila, irespeto sila at maaari mahalin natin sila bilang ating mga lingkod bayan. Okay? Pampito po ay kailangan nyo na have the right, the proper technology and the right application. Okay? Sabi ko nga sa inyo, yabang ko nung medyo may yabang ko nung una. Kala ko ay nakukuha ito sa pinag-aralan at dami ng alam. Nako, nung i-apply ko po, hindi nyo pa pala ipagyayabang ang inyong alam. Dahil nga ang tunay na maalam ay yung mga tunay na magsasaka. Dahil sila yung nakaranas na ng mga sakit ng palay at mga proseso nito. Okay? Kailangan po nating malaman ang lahat ng mga kaalaman para at i-apply ito ng tama. Okay, isa-isahin po natin mula sa seedling, mula sa seeds hanggang sa pag-aani. Okay? Sa land preparation po, yung leveling po ng rice field dapat po ay pantay at napatama yung ano interval ng panahon. Dapat at least mapatay natin yung mga damo 2 weeks to 1 month or higher than that para mas siguradong patay yung mga damo. Doon po ang buhay ng matagumpay na pagpapalayan sa land preparation. Pwede mo siyang tractorin 2, 3 o mas higher than that yung ilang beses na pagtatraktor upang masigurado natin na patay ang mga damo. Yun po ang sa land preparation lang po yan. Dapat po ang pilapil ay malinis at lagi pong tinatabasan para hindi pasukan ng mga daga at mga peste. Nagiging breeding ano po yung area ng mga peste, kaya pag malinis maganda po ang perform ano ang resulta ng ating pampalayan. Simulan po natin ang ilang tips pang aking gusto ibigay sa inyo sa teknolohiya sa binhi. Ano ang aking pong karanasan, dapat talaga ay ang kinukuha na natin ng binhi ay reliable o mga trusted nating tao. Bakit? Marami pong sindikato dyan, nanluloko, maraming lahok, at kalimitan minsan ay may, hindi naman lahat ano, ay may nagbebenta pa ng reject. Pag itinanim mo hindi sisibol, nagbayad ka ng tama, pero yung resulta ay ano, mapapaaway ka lang kung magreklamo ka pa. So, a great loss yung time mo, effort, money,
ay so nahuli ka na sa panahon. So kailangan po maging maingat po tayo sa pagpili ng binhi. Hangga't maaari po ay certified ang gamitin natin sapagkat may laban siya sa lahat ng uri ng ano. Pumili ng binhi na dapat lagi pong pinapalitan every season. Ang obserba ko po dito sa amin, yung depende sa lugar ninyo, ang napaka palaban po sa season ay RC18. Kapag tagulan, maganda siya sapagkat matigas ang kanyang puno. Hindi agad tumutumba. Kung tumumba man dapan-dapa, hindi siya nalulugas. Kapag manibalang palang, hindi pa siya masyadong hinog. Yun po ang patungkol sa binhi. At kapag ibinabad po natin, mas maganda po talaga yung nakapunla na inaabot ng 21 days sapagkat lumalaki po siya. Kapag itinanim natin, may laban na po siya sa damo kahit hindi ka na mag-spray ng damo. Okay? Makakatipid po tayo sa pag-spray ng damo. Patubigan mo lang agad ng maaga. Maging sa pangkuhol ay hindi na rin tayo nangangailangan ng pangkuhol. Yun nga po pala, bago kong malimutan, maganda may alaga po tayo yung itik sapagkat hindi po totoo yung hanip. Sapagkat iba po ang hanip na nanggagaling sa itik. Ano po? Yan po yung marami na nakapagpatunay. Ibang hanip ng itik at ibang hanip na nandun sa palay. Yun po yun. Makatutulong po yun para hindi ka na magbili pa ng molluscicide o pangpatay ng kuhol. Sa pagkinakain nila, napakataba niyang pangkain ng kuhol. Balik tayo po sa damo. Kung hindi po maiwasan na water management din lang po yan sa damo. Ngayon, kung hindi po maiwasan, mas gusto ko po sa aking karanasan nakita ay yung tinatawag na pampatay sa buto ng damo. Mas prevention po, kahit saan naman sa sakit, prevention is better than cure. Ika nga, mas maganda po pinapatay mo yung damo, yung buto ng damo, kaysa dun sa nakasibol na sila ng malaki. Mahiyas, mahirap pong patayin, mas malakmahal din ang pamatay ng damo ng ano, mas malaki. Pero ako dahil organic nga, ang aking concept, mas nare-recommend ako yung ginagawa ni Mr. Gabotero. Meron po siyang, ang kanyang water source ay galing sa pispan. Ang kanyang punla ay malalaki. Pag sumipisa dyan, pinasisibol pa minsan nga yata nilang alam ko, sabi nila ay hinahayaan lang nilang damo. Tapos patutubigan, pag pinatubigan ha, yung tilapia ay papasok dun sa ano. Yung tilapia galing dyan sa pispan ay papasok sa kanyang palayan at kakainin ang mga damo. Patay ang mga damo. Sa pagka-harvest ng tilapia, harvest ang palay, doble po ang kita. Yun po ang magandang balita sa farming innovation sa pagpa-farming. Kung gusto nyo gayanin, lalaki po talaga ang inyong kita. May nag-trial nga po sa kakilala ko sa Pangasinan. Gulay naman ang kanya at yan, yung isdang ang ganyan. Itinas niya ng 2 meter yung, yan yung ditches, yung mga pilapil. 2 meter, tapos 1 meter yung pagitan. Sa gitna italong, sa pagitan ng dalawang dike o pilapil ay sitaw. At the end of the season ay panong kinuwentay, halos namamantay lang ang kita sa gulay. Mas malaki pa nga yata yung sa gulay. So yun yung mga innovation na kung gusto mong lumaki ang kita, ay magtanim ka rin ng gulay. Hindi po yun masama. Ngayon, puntahan natin ang de-planting na tayo. Na-planting na natin. Pest management. Pest management po. Pagdating sa pest management, organic pa rin yung pinapayo ko. Ang unang paraan para makaiwas sa ay ang sabay-sabay na pagtatanim. Ngayon, nakalimutan kong sabihin kanina sa pagtatalok. Ano? Kung ikaw ay nasa along the highway, ikaw yung dinadaanan ng mga karatig mo katulad nito. Yan, oh. Ito na ani na yung kabila ay hindi pa. Dapat alam mo yung schedule, nag-uusap-usap kayo kung sino yung mauna. Wisdom, kung ikaw yung nasa labas, ikaw ang mauna. O variety mo ay dapat alam nila na yun yung maunang ma-harvest. Bakit? Abay, sisirain nila yung inyong ano, babayaran ka pa para lang sila makadaan. Nakakawa naman itong palay mo. Nakakawa din yung mga magbabayad pa. No? Nakakapangilabot tingnan yung para lang madaanan ay sisirain nila yung palay mo. So yun po. Ayun, madagdagan ko lang sa pest management. Nakakatulong nga yung iba-ibang variety ng iyong tinatanim sapagkat hindi na immune yung mga pest na naandun sa palay. Ano? May mga ano rin yung immunity yung tinatawag eh.
Ngayon, pagdating sa, makapapansin nyo sa Nueva Ecija, ang ating rice granary of the Philippines, ay makikita nyo doon, pagka umaga, yung mga palayan sa ibabaw, puro gagamba, sapot, yung web. Yun yung kakampi natin na pinapatay nitong mga chemical na ating ginagamit. Kaya ako po talaga, hindi talaga ako nagsasuggest niyang ano eh, niyang mga chemical na yan. Mas maggusto ko pa pong isuggest sa inyo, recommenda yung mga, may mga tutorial po kayo mapapanood sa YouTube, yung paggawa ng insect trap. Yung mga nilalagyan lang ng suka, ng mga tuba, tapos doon pinap sa dilaw na mga lalagyan. Yun, nalalasing yung mga insekto doon hanggang sa mamatay, nagpakalasing sila doon sa tuba. Yun po yung mga ganun lang sa ano na maganon din sa Atangya. Lagyan mo lang ng magbulok ka ng ibitin mo sa isang poste yung hipon. Pag nabulok yun, doon pupunta yung mga Atangya. Ngayon may naranasan kami din eh. All over the Philippines naman ito naranasan. Yung black bug na tinatawag. Ang black bug, imagine, lumalabas siya kapag gabi. At remember this na ang lahat ng mga peste ay lumalabas sa gabi. Yung mga patay sindi ay pinupuntahan niya mga yan. Hindi po yung patay sindi sa tao. Parang gano'n na rin yata yan. Ay hindi pala, sorry. Yung mga ilaw na dilaw, pinupuntahan nila. Doon sila naaakit. So kung lalagay ka ng mga light trap, doon mo ilagay yung mga pamatay mo ng insekto, ay makakatipid ka, organic pa. Ano? Yun po yun. Patay po siya dito, may nagka-experience kami dito. Ang pangalan niya yung aking isang iniidolo din, si Sir Dewi Albufera. Sa larangan ng organic. Nung umuso po yan, walang makapatay na pesticide dyan sa tinatawag na ano yung black bug. Yan pala, patay ng fish amino acid. Manood lang po kayo sa YouTube ng mga tutorial kung may time pa po ako magagawa ko niyan. Yan po ay napaka ganda at organic po yan. Mga sariwang isda, hasang ng isda, pwede po. Pinaghugasan ng isda, huwag lang makakontaminate. Madali lang po yung gawin. Molasses lang po yung ginagawa doon. So yun. O makikita nyo kung yung nilikha ng Diyos sa atin, kung hindi mo lalabagin yung original na pagkalikha, hindi naman natin kailangan po ng pesticide na yan. Pag-aralan mo lang kung paano yung natural na disenyo ng Diyos, magiging maluwan ang buhay. So yun, sabay-sabay lang po magtanim. At kung talagang dumating sa kailangan ng punto na mag-spray, dapat sabay-sabay din. Sa daga, sabay-sabay din. Sa totoo lang, kung hindi naman natin kailangan magpain sa daga, ang problema na nga mata yung mga pati kwago ngayon pinapatay. Yun yung pumapatay po ng daga, number one ay kwago. Ikalawa po yung favorite po nila, yung food nila yan, yung daga. Sawa, mga ahas yan. Problema, sarap na rin kainin ng mga tao ngayon yung sawa. Yun po yun. Punta naman po tayo sa fertilizer management. Okay. Panoorin muna po natin ang video sample na ito kung paano mag-apply ng abono. Sa application po ng fertilizer, hindi dapat dapat timing ano, hindi basta dumilaw ay sabog na, kaya katulad ng ginagawa ng ating mga farmers, kaya lalong nalulugi at lalong nagiging marami ang peste kapag sobra ang sabog natin ng abono. Dapat pantay din po yung pagsasabog oh, para pantay-pantay ang taba ng ating pampalay. Ay, nakita nyo siguro, dapat yung binanggit ko, dapat pantay-pantay. Ano? Ito nakakalungkot talaga. Akala ko noon, nakita ko yung ang tinuturo sa atin ay 1 to 2 weeks dapat ay patuyuin sa palay. Ano? Pero yung pala ay magiging acidic pala yung ating lupa. Ang problema ay ito, ginawa ko ito pero hindi ako umani. Yung pala mali. Acid pala yung nakukuha ng lupa ko kapag pinatutuyo ko. Dahil napakainit niyan, 3 days to 1 week pala dapat ay naaagusa na para umalis na. Dahil within 3 days to 1 week, nandun na yung ano, nasa ilalim na yung taba ng lupa. Pag hindi yan nakaagos, agad yan ay magiging acidic ang ating lupa. Patigas na ng patigas. Yan ang napapansin
natin siguro. Pag nagtag-ulan, ibiyak na biyak agad. Ang tigas, parang bato. Napansin ko yan doon sa karatig kong magsasaka. Ba't ang kanya ang ganda? Yung akin, 2 weeks pa, mahalos 3 weeks pa nga ako pinahigan eh. Ang problema lang nung paagos, ay dire-diretso sa ilog yan. Katabi lang namin ang ilog. Oh. Dire-diretso dyan. Kaya yung mga tilapia natin ay pumapait na. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan may plano tayong bumalik sa original na plan ng Diyos sa creation, yung organic farming, para nakakabigat sa konsensya yan at makasingilin sa atin ang Diyos ng balang araw kung hindi natin inikas minahal ang kanyang nilikha. Yun po, ano, pagusan agad natin dahil mainit yun. Maaring mag-contra yung iba, pero respeto ko po yan sa inyo, nire-respeto ko po yung inyong view, yung inyong karanasan. Maaring yung iba ay okay, pero yun po yung karanasan lang po namin din yan. Karatig kong yan, oh. Napakagaling niyan. Ganun ang ginagawa niya. Agos agad yung ano, sabi ko, sayang ang taba. So yun. Kung organic naman po ang ating gagamitin, dapat po ay basal. Ano, mas maganda yung basal. Nakahalo siya sa lupa at madami. Madami siya. Dapat po ay meron kang sariling supply para tumagal ka. Dahil kung kakaunti rin lang ang abono mo, sasabihin mo, balik na lang tayo sa chemical. Si Mr. Nelson Gabutero, yung aking pinagmamalaki dito sa Oriental Mindoro, ngayon ay certified na yung kanyang mga palay sa organic. Nakapagbebenta na siya ng mas mataas ang presyo. Nakapagbebenta pa siya ng malaki. Kumikita siya ng malaki sa mga vermicomposting niya. Sa kanyang mga vermicast. Bago ko malimutan nga pala, isa sa pinakamatinding kalaban natin dito sa palay yung tinatawag na harabas at saka yung mambabatok. Remember yung harabas, lumalabas siya sa gabi, pinuputol niya itong uhay. Kaya ang pag-spray sa kanya gabi, yun ang pinaka-ayoko na nga. Kaya nga, ngayon lang po ako nagawa ng vlog na ito, halos ayoko nang alalahanin niya pagpalay. Napaka-parang bangungot sa akin. So yun. Ngayon pati yung insekto, talagang nag-i-spray po kayo. Yan, makita niyo itong tupi-tupi na yan. Oh. Lip folder ang tawag dyan. 3 days siya ay damaging na. Kaya pagkapahuli-huli ka ng yan, oh, yung sustansya niyan ay kinain na, resulta na payat yung uhay. Within 3 days at after 3 days at hindi ka nakapag-spray ng pamatay na traditional, kakainin na yan. Kaya kung organic ka, hindi na makakapunta dyan yung inahin at makakapag-breed. Ano, mas maganda, hindi naman napapatay yung inahin yan. Ang kailangan lang yung mapatay yung larva, nalipad dyan eh. So yun. Ayun, gusto ko pa ibigay sa inyo yung tip sa marketing naman. Do not compromise to traders. Kami naranasan talaga namin. Yung aming naranasan, sako lang yung hiniram namin. Oh. Binarat na yung aming binibentang palay. Kinukuha lang ng 9. Humingi kami ng tulong sa kaibigang ahente. Kinuha ng I think 11 o 10.50 baga. Oh. Laking gulat ko nung ipasa doon din sa trader na yon. So kawawa naman na magsasaka kung walang bibig, walang ano. Kung kayo, lalo alam ko yung nangyayari sa ating bansa ngayon, kukuha ng puhunan sa mga trader at mga gilingan, pagka ani doon na talaga ang kukubrahin po ay palay. May tubo doon sa inutang, pabaratin pa yung palay. Hindi naman lahat merong mababait din. So, sana wag naman pong ganun. At ang ating mga kabayan, kaya nga mangarap tayo ng ibang hanap buhay din na extra income para hindi tayo, ang sarili natin puhunan ay hindi utang. Pag utang po talaga, palubog ka ng palubog, hihilahin ka pababa ng mga negosyante sa ating bansa. Yun, at kung may puhunan ka na, dagdaga tips pa para kumita ka, ibilad nyo lang po ito at istak ng 2 buwan, may 2 pesos ka nang dagdag sa presyo ng iyong palay. Ngayon, kung bibigasin mo pa, mas malaki po. Kumikita po ang mga bibigas. Sabi ko ng aking mga kaibigan, 250 per sack. Meron ka pang ipa. So, ang daming income na. So, sana ay nakatulong na itong aking mga tips na ito. At nakatulong para sa ating pag-unlad bilang isang magsasaka. Panghuli po, na gusto kong iwan at paalala, kapag pinagpala tayo ng Panginoon, huwag natin kalimutan natin mga kababayang mahirap.
Sundin na lang natin kung hindi natin kayang mamigay sa ating kapwa. Sundin na lang po natin sinasabi ng Biblia sa Lumang Tipan. Yung mga leftovers, yung mga pag ginapas mo yan, sumuloy. O kung tao-tao, di ba, pag nalaglag yan, eh, inahayaan mo na sa tinatawag ng mga manghihimalay. Ngayon, itong pag ginapas mo yan, harvester man o tao, ay hayaan mo pa siya, hayaan nyo na po siya sa mahihirap at sa mga ibon. Dahil kung pagkakinuha mo pa yon, medyo baka magtampo ng Diyos sa iyo at magalit at hindi ka na pagpalain sa sunod. Dahil yung talagang original master plan ng Diyos doon para sa mahihirap po yun. Ngayon kung hindi galawin ng mahihirap, may panahon ka pang gawin ito, ay di pwede naman. Pero terahan mo rin yung mga ibon. At panghuli, huwag nyo pong susunugin yung nakita nyo kanina. Makalimitan na magsasaka. Sinisilab sapagkat para maluwan ang pagtatrabaho, sabi. Mas marami pong beneficial microorganism ang natitira sa lupa natin kapag hindi po natin sinisilab. At ngayon po, pwede ka nang makulong, pwede ka nang kasuhan ng dinar kapag pinagpatuloy mo pa ang pagsisilab. Ikalat mo na lang o kaya isprayan mo ng Trichoderma, IMO, yung mga pampabilis na ma-decompose. Dagdag trabaho pero dagdag kita at pagbabalik, mabilis sa pagbabalik ng tabas. Sa harvesting naman po, mas maganda ang sa ngayon, yung kalakaran sa ngayon, mas maganda kung harvester na dahil mas matipid na, hindi ka nagpapamerinda, all around na yung pakyaw na yan, at minsan ay pag binenta mo, ganun din naman yung sa harvested ng tao. Ganon din yung timbang, mas mabigat pa nga itong harvester dahil ito hindi na nahahayang. So pagka binenta mo, mas gain ka pa rin ng malaki kumpara do sa tao. Kaya mas maganda ang, para sa akin mas maganda na itong harvester ngayon. Kaya lang, kawawa itong at mga kababayan na walang trabaho, nawawalan sila ng buhay. Hanap na lang po talaga ng ibang pagkikitaan dahil yun po talaga nangyayari sa ating kalakaran. Okay? Sabi nung iba, malugas daw ang harvester, pero kung titingnan mo naman, parehas din lang eh. Wag mo, diskarte lang, wag mong pa-harvest ng sobrang hinog. At yun nga, mas maganda dahil pagka may bagyuhan na, tapos agad sa loob isang oras, pag tao, naku, abutin ka ng ano. Yun nga lang talaga, patuloy ko apila, maghanap na lang po ng ibang hanap buhay. Pero kung ang iyong area po ay bulaho, o hindi kayo pasukin ng harvester, test ka pa rin. Tao-tao talaga, kailangan pa rin natin ng tao. The best pa rin may tao pa rin. Huwag mawawala yung tao sa ating mga option ng pag-aani. Ito po yung last part na gusto kong iwan sa inyo. Dapat tayo matutong manalangin. Ano? Dahil pagka ganyan yung sitwasyon, no? Dumapa. Sabi ko sa English, we need to learn how to cry in English through prayer. Ano? Paano ba yun, Kuya Eric? So, kung makikita nyo yung naranasan yung sitwasyon na halos wala ka ng hininga, tapos sisipol ka para lang magkaroon ng hangin, sample pa lang yun ng pag-iyak ng English nung ako'y nag-aani. Katulad din po niya, no? Sample lang po yan. Nung first time ko mag-aani ng palay, believe it or not, ay umani po ako ng 78, yun yung pinakamadami kong ani. Inabot ako ng bagyo, man po ng April. Pero luckily dumapa, hindi pa siya matured. Kapag ka hindi pa fully matured, okay lang. Pero pagka ganyan yung anihina, oh, at ka dumapa at nalubog sa putik yan, ang problema niya, sisibol yan. Malaking great loss natin. Kaya yung total reliance sa Diyos ay napakalaga sa isang magsasaka. Tutugunin lang naman ang panalangin mo ng Diyos kung may malinis kang puso. Kaya challenge sa ating mga magsasaka na ayusin ang buhay upang bawat panalangin natin ay dinidinig ng Diyos. Ano po? Sabi nga ng Biblia, the prayer of the righteous is availeth at mas. Ano, tinutugon ng Diyos yung panalangin ng taong matuwid. So, ang panalangin ko noon ay abot-abot talaga, pero ang tinugon ng Diyos ay idinapa niyan lahat. So, kung hindi dumapas nung bagyong yon, maaaring nalugas. So, minsan tugon na rin ng Diyos yung pagdapa para iligtas ang buti lang ating palay. Ano po? Kaya yan, kung alangan pa ang butil, pwede pang makarecover, pero pagkayang ganyang hinug, ang hirap na. Ito ang kailangan nito, harvester na ito, para makaikay yung ano. So yun po, sana ay natutupo tayo sa ating maigsing agrikuntuhan at nawa ay
pagpalain ng Diyos ang ating pagsasaka sa palayan, okay? Salamat po, magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na video. See you on my next videos. God bless you all, mabuhay. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga sa video na ito. Okay? God bless you all, mabuhay. Ayun, as I end, bago tayo maghiwa-hiwalay, for the sake ng mga nagle-lecture, reviewin na lang natin ang mabilisan yung walong tips na yun para maabot ang ating tagumpay sa pagpapalay. Yung una, kailangan pong at least meron kang 5 hektarya. Kung wala pa, kung iisa pa, dream. Big dream na maabot mo yung 5 pataas sapagkat libre po ang mangarap. Okay? Para makatiyak ka na tataas ang ani mo, taasan mo ang hektarya ng lupa mo. Ikalawa po, napakahalaga na meron tayong abundant water supply and proper management. Okay? Pag hindi po naabot ng water requirement ang ating mga palay, hindi po talaga kailanman gaganda ang ating ani sapagkat napakahalaga na may sarili kang water supply at hindi ka asa lamang sa ulan. Dahil papaano na pag nag-El Nino, kawawa po ang isang magsasaka. Pang-3, kailangan meron po tayong plano. Have a plan to convert your traditional chemical farming system into a organic farming practices o organic farming system. Doon sa gayon, maabot natin ang ating minimiting sustainability sapagkat ang chemical kailanman walang ginawa kundi sirain ang ating lupa. Hindi po fake po yan yung mga pinapakita ng chemical sapagkat may halo po yung ginagamit natin na abono na semento o gypsum, kung di ako nakakamali. Mga latak po yan ng mga petroleum. Kaya po ang ating lupa ay patuloy na tumitigas at nagiging acidic. Yan po ang resulta niya. Kaya talagang kung mahal mo ang kinabukasan ng iyong pagsasaka para sa kinabukasan ng iyong mga anak, mag-desert po kayo na i-transform, i-convert utay-utay, hindi man biglaan ang inyong sakahan sa organic farming. Okay? Pang-4, dedication and focus is essential, but put your eggs in different basket. Huwag tayong tumutok sa isa lang. Atin pong bigyan ng sapat na commitment at panahon at effort ang ating pagsasaka. Subalit, huwag nating ibigay ang buong atensyon natin doon sapagkat kapag ginawa natin yon, mas malakas ang ating iyak sa panahon ng mga pandemic, sa panahon man ng mga crisis. Pag-aralan nating magnegosyo, katulad ng mga Chinese, marunong po silang magnegosyo. Nilalagay nila sa iba't ibang larangan ang kanilang pera kung sakaling kumita, na sa gayon maraming pera ang nagkakaroon ng pagkakataon sila na umanak at magkaroon pa ng maraming investment sa pamamagitan kanila ng mga nauna nilang income. Kung ito ay nakuha mo sa palayan, mas maganda simulan mo ito sa ibang larangan ng business upang ikaw ay makita mo yung sarili na maunlad na magsasaka. Okay? At maging proud ang iyong anak na gayanin ka sapagkat hindi na sila matatakot na sundan ang yapak ng isang magsasaka na sa kasalukuyan ay sinasabing mahirap ang isang magsasaka. Okay? Pan-5, be a member of an organization dahil doon po idadalo ng gobyerno ang ating pong mga biyaya. Pang-6, i-recognize natin ating mga technician assigned sa ating lugar kung sa gayon ay matuwa sila na gawin ang kanilang tungkulin at mapwersa silang paglingkuran tayo sapagkat yun naman talaga po ang tama. At yung mga tanong na hindi natin kayaning sagutin, yung mga problemang hindi natin masolusyonan, sila po ang ating pwedeng asahan. Okay? Pang-7, kailangan po natin ng proper technology. We need proper technology and the right application. Tama nga ang teknolohiya, kung mali naman ang application, failure din ang ating pagsasaka. Okay? At ang pang-8, we need to learn how to cry in English. Sabi nga, nakakatawa ang English ko, ano, aking translation. Pero ang totoo, true, paano mangyayari ito? True, a serious prayer. Okay? Ang pinakamahalaga sa lahat, ang matuto tayo makipag-ugnayan sa Diyos sapagkat ang pagsubok ay binibigay sa atin upang mas maging malapit tayo sa Panginoon. At huwag tayong magyabang at tayo maging matutong dependent sa Kanya. Okay? Ito po muli ang inyong ka-agree. Kuya Eric Tinera signing off. Magkita-kita po tayo sa susunod nating mga video. Kung hindi pa po nag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Okay? God bless you all. Mabuhay. See you in my next videos. Happy farming, everyone!